Dear Kuya Bono, noong kabataan ko, particularly noong elementary at high school and early parts of college, mayroon akong isang rule na walang pali akong in-apply sa buhay ko. Ito ang give and take. Hindi sa pagyayabang, mayroon akong magandang personality. Maraming tao ang ginustong maging bahagi ng buhay ko. Marami ang humanga. At kung masama lang akong babae, pwede sana akong mag-take advantage noon sa mga taong gustong mahalin ako. Pero yan ang hindi ko ginawa. Pwede sana akong tanggap lang ng tanggap na mga gusto nilang ibigay sa akin. Kahit hindi ko masusuklian, pero hindi ko naman ginawa. Sa halip ay in-apply ko lang lagi ang give and take rule ko at naniwala kong fair yon, patas lang yon para sa akin noon. Kung mamahalin kita, mahalin mo ako. Bigyan mo ako ng ganito, bibigyan din kita. Maging honest and loyal ka sa akin, you will take the same from me. Ganyan ang give and take. At nung kabataan ko nga, epektibo yan kasi I had all that energy na magmatigas at magmataas. Kapag hindi mo kayang ibigay ang naibigay ko, mawawala ka sa buhay ko. Ganun yun kadali para sa akin noon ang magtapon ng taong hindi kaya o ayaw sumunod sa rule ko. Pero nagbago ang paniniwala ko at na-realize ko na napakababaw, immature, may kayabangan at may pagka-selfish pa rin ang rule na yan. Give and take. Madalas ay nakakasakit din kasi pag nag-give ka, mag-i-expect ka that you'll take something in return, hindi ba? I had very few relationships which I enjoyed, cherished one after the other until I finally decided to settle down. Pinili ko ang lalaking gusto kong makasama sa buhay. Kasabay noon ang pagbabasura ko sa aking nakasanayang rule na give and take. I just gave him my love, my life, my everything without expecting to take anything from him in return. And that moment, I was so sure na mature na ako. Totoong nagmamahal na ako dahil kaya ko nang magbigay ng hindi umaasang may matatanggap ako. Salamat sa aking Ate Marda dahil siya talaga ang nagmulat sa akin kung ano ang totoong pag-ibig. Siya din ang nagturo sa akin na hindi sapat ang maging masaya ka lang dahil ang happiness hindi permanente. Dapat kontento ka, matatag sa mga hamon ng buhay, handa sa bawat lungkot at saya, habang pinaninindigan mo ang sarili mong prinsipyo at paniniwala. Si Ate Marda din ang nagturo sa akin ng totoong kahulugan ng love and loyalty. Kaya naman ang aking kwentong ito, Kuya Bono, ay nais kong i-dedicate din sa aking Ate Marda. Ako ang bunso sa aming apat na magkakapatid. Hindi ako mangingiming sabihin na ako din ang pinakamaganda at pinakamatalino dahilan para mapasa akin ang mas nakararaming atensyon at pagmamahal mula sa pamilya. Pero hindi kami mayaman. Mas masasabing mahirap kami kasi magsasaka/karpintero lang ang aking ama. Si mama naman ay taong bahay lang at added income lang niya ang kanyang sari-sari store noon. Sabi nila, latak lang din daw ako kasi si Kuya Perry na sinundan ko ay mas matanda sa akin ng 12 years. So akala niya siguro noon ay siya na ang bunso. Pero dumating ako at habang lumalaki ako, mga binata na sila.
Sa tatlong kapatid ko, si Kuya Perry lang din ang madalas magpaiyak sa akin noon. Habang ang lahat ay ini-spoiled ako, siya naman ay binubuli ako. Si Kuya Brent naman na siyang pangalawa ang pinaka-close ko, kaso noong kinder ako ay college na siya at sa Maynila nag-aral. Pinag-aral siya ng panganay na kapatid ni Mama. Madalang umuwi si Kuya Brent kaya't miss na miss ko siya. Panganay namin si Kuya Jericho pero hindi ko siya matandaan. Maaga daw kasi siyang namatay dahil sa aksidente. Ang girlfriend ni Kuya Jericho na si Ate Marda ang parang naging panganay naming kapatid. Pero habang lumalaki ako noon ay hindi ko masyadong gusto si Ate Marda. Masungit kasi siya at eksenadora sa aming pamilya. Feeling talaga niya noon ay member siya ng aming pamilya. Gayunpaman ay lumaki akong ramdam na ramdam ang pagmamahal ng pamilya ko. Kaya siguro hindi ako naghanap ng ibang pagmamahal mula sa ibang tao. High school, first year and second year sa college, hindi ako nagka-boyfriend, Kuya Bono. Dahil wala akong pinansin ni isa sa mga umaali-aligid sa akin noon. At the age of 18, noon ako nagsimulang formal na mag-entertain ng maniligaw. Hindi yun dahil sa gusto kong maglandi na, kundi ayon kay Ate Marda ay normal na proseso yon sa buhay ng isang babae ang makaranas ng mga relationship with the opposite sex. Third year college na ako that time at mayroong tatlong masugid na maniligaw. Sila sina Arnan, Jordan at Glendel. Walang itulak kabigin sa tatlong yon. Mayroon akong kriteriya na pinagbasehan kung sino sa kanila ang dapat kong sagutin at maging first boyfriend ko. At sure kami ni Ate Marda na patas ang kriteriya na ito. At hindi kasali dito ang pagiging mayaman o mahirap nila. Ito ay binuulang ng ugali na 40%, talino 30%, hygiene 20%, at itsura 10%. Umangat si Glendel sa kanilang tatlo kaya't siya ang sinagot ko. Siya ang pinakamahirap sa kanila pero siya ang pinakamatalino. Nung una, okay naman kami ni Glendel. Na-meet naman niya ang mga expectations ko sa pagganap bilang boyfriend ko, kaso nung magtagal ay parang bumaba ang performance niya. Dumalas na yung pagkakataong hindi niya natutupad ang mga sinasabi niya, lalo na yung mga pangakong darating siya pero hindi naman dumarating. Bilang isang babae, hindi ako naging masaya sa ilang beses na dumating ako sa tagpuan namin pero wala siya. At saka palang magbibigay ng dahilan kung kailan nagmukha na akong tanga sa kahihintay sa kanya. Brinig ko siya, Kuya Bono, sa maayos na paraan. Ang lagi kasi niyang dahilan ay may ginagawa siya. Biglang pagsunod sa utos ng magulang niya, kailangan mag-review dahil scholar siya at may minimaintain siya na grades. Sabi ko sa kanya, hindi ka pa handang makipag-relasyon, Glenn. Sana hindi ka dalang muna ng ligaw kung hindi mo pa naman pala mabibigyan ng panahon. Bella, sorry. Pero kung talagang mahal mo ako, sana maunawaan mo ako. Kailangan kong mag-aral mabuti at hindi lang to para sa akin. Para din sa'yo kapag nagkatuluyan tayo. Actually, Glenn, mahalaga ka sa akin pero aminin ko sa'yo, hindi pa kita ganun kamahal. Sorry pero wala pa ako sa stage na nagmamahal na talaga. At sa totoo lang, hindi ko pa din naman hinahanap sa'yo yung pagmamahal mo. Kasi naniniwala ako na gradual yan, unti-unti. Sinagot lang kita kasi ikaw ang napili kong bigyan ng chance para patunayan mo kung dapat nga kitang mahalin. At nabigo ka, Glenn. Because apparently, maraming bagay ang mas mahalaga para sa'yo kaysa sa akin. Kaya, nababaliwala mo ako. Sorry, Bella. Glenn, payo ko sa'yo sa susunod na relationship mo. Huwag mo masyadong gamitin ang salitang sorry. What do you mean na sa susunod na relationship ko? Mag-focus ka muna sa buhay mo, Glenn. At kung pwede, huwag ka munang makipagrelasyon sa babae.
Kasi kami mga babae, ayaw namin ang natetake for granted. Maraming babae, gusto pa kanilang ituring mo silang prinsesa, VIP, sobrang special. Hindi ako naging ganun sa'yo. Ang hinanap ko lang ay pagpapahalaga mo, which you failed to give, kaya tigilan muna natin to. Set your priorities, Glenn. There's always the right time na pasukin ang relationship. You're a nice guy. I'm sure pagdating ng araw, makakakuha ka ng girlfriend na deserve mo talaga. But for now, let's make this formal, Glenn. Hindi na tayo, okay? Nung wala na kami ni Glendale, nanligaw na naman ulit si na Arnan at Jordan. Tinanong ko si Arnan noon kung bakit liligaw ulit siya, hindi ko na nga siya pinili dati. Sa halip ay si Glendale nga ang pinili ko. Hindi ka ba ako nasaktan o nainsulto man lang na parang nireject kita dati? Ang sagot niya ay tungkol sa pagbabasketball niya. Kung sabi niya, alam mo, Bella, bago ako naging varsity player, tatlong beses akong nag-try out. Ganun ako kapag nagmahal, wala sa akin ang pagsuko. Si Jordan naman ang sabi niya, masyado lang kitang mahal, Bella. Kung na-reject mo man ako dati ay siguro kasi hindi mo pa nakita yung halaga ko. At kung may pagkakataon, lagi ko itong susunggapan para may pakita ko sa'yo na karapat-dapat din ako sa pagmamahal mo. Nung time na yun, Kuya Bono, ay may sumabay pang isa na nanligaw din. Si Jay na kaibigan naman ng pinsan kong si Hannah. Guwapo si Jay at may kaya ang kanyang pamilya. Pero hindi ko na siya pinagtuunan ng pansin. Friend zone ko na lang siya. Sina Jordan at Arnan naman ay pinaghintay ko pa hanggang sa makagraduate na kami ng college ay wala pa akong sinasagot sa kanila. Si Arnan kasi sa text at call laging nagpaparamdam, while si Jordan wala naman siyang cellphone noon, kaya laging nagpapakita at nangungulit lagi na makasama ako. After graduation, nagpunta ng Manila si Arnan. Doon nagtrabaho hanggang sa unti-unti na siyang nawalan ng time na mag-text o tumawag sa akin. Si Jordan kahit nagtatrabaho na ay lagi pa rin nagpapakita. Nung time na nagre-review ako para sa board exam, hatid sundo niya ako. Pero sa 4 months na haba ng review, niminsan ay hindi ko siya inimbita sa loob ng bahay namin para maipakilala sa pamilya ko. Nagawa ko lang siyang ipakilala noong talagang nakapag-desisyon na akong sagutin at tanggapin siya bilang boyfriend ko. That time kasi, pakiramdam ko ay sapat na ang mga pagpapatunay niya sa akin na he's worthy enough to be my boyfriend. That day na nag-decide akong ipakilala na si Jordan sa magulang ko, sinigurado ko na nasa bahay namin si Ate Marda para kung sakaling magkaroon ng wild reaction ng parents ko, andyan siya para backupan ako. And as expected, hindi nakaangal si na mama at papa sa lalaking hinarap ko sa kanila kasi napansin nilang suportado ako ni Ate Marda. Napansin ko rin noon na
Matapos kaming kumain ay inaya ni Ate Marda si na Mama at Papa at nag-usap-usap sila. Nahalata ko rin kasi sa expression ng mukha ng mga magulang ko na hindi sila masyadong masaya o boto para kay Jordan. Halata kasing mahirap lang si Jordan, maitim siya, may mga pimples pa nga noon pero gwapo ang mukha niya, Kuya Bono. Hindi nga lang sa biglang tingin mo makikita ang kagwapuhan niya. Maganda rin ang ngiti niya. Pero hindi mo yun ma-appreciate kapag first time mo siyang makita dahil syempre, ang una mo makikita ay ang pagiging mahirap at baduy niya. Hindi rin siya matalino. Nakatapos lang siya ng college dahil sa tiyaga, pero ang mga grades niya, halos lahat ay pasang awa. Nung isama ko siya sa bahay para ipakilala sa parents ko, sakay kami ng lumang motor ng papa niya. Maingay ang motor na yon, palibhasa nga kasi ay lumang-luma na. Naunawaan ko ang hesitations ng magulang ko, Kuya Bono, kasi only girl ako, bunso pa, at kahit tagal ng panahong hinintay nilang may ipakilala akong lalaki sa kanila, pero ganong klase pa. I felt bad kasi pakiramdam ko noon ay na-disappoint ko ang mga magulang ko na noon ay matatanda na. Kahit wala silang sinabing masama against Jordan, wala silang pinakitang negative reaction dahil kay Ate Marda, ramdam ko pa rin na hindi sila masaya. Pero that moment, Kuya Bono, ay nag-desisyon ako na harapin ang challenge na yon. Unti-unting baguhin ang mababang pagtingin ng magulang ko kay Jordan. Patutunayan ko sa kanila na hindi ako nagkamali ng pagpili kay Jordan at hindi ako darating sa puntong iiyak ako sa harap ng magulang ko dahil nagsisi ako na si Jordan ang pinili ko. Sa kanilang tatlo noon, Kuya Bono, si Glendo, si Arnan at si Jordan, sa totoo lang, si Jordan ang pinakakulelat sa kriteriya na pinagbasehan ko. Pero dumating kasi ako sa point na wala na akong pake sa kriteriya na yun kasi kahit kulelat sa score si Jordan, ay napamahal na siya sa akin. Hindi ko maipiliwanag kung paano siya nagkaroon ng puwang sa puso ko sa kabila ng mga kakulangan niya ng magagandang katangian. Basta mahal ko na siya at sa totoo lang, siya ang kauna-unahang lalaking minahal ko talaga. Siya ang sigaw ng puso ko pero kinukontra ng isip ko. Pero liban sa payo ni Ate Marda noon na sundin ko ang puso ko, doon din talaga ako masaya, Kuya Bono, ang pakinggan at damhin ang bulong ng puso ko. Kaya't noon ay inihanda ko ang sarili ko na panindigan ang damdamin ko para kay Jordan. Gaya ng ibang lalaki, lalaki lang din si Jordan na natutukso at umiinit ang katawan kapag nasa isang pribadong lugar kami at walang ibang tao. Pero yung unang pagkakataon na nag-attempt siyang haggan ako sa labi, naitulak ko siya. Pero nginitian ko at ang sabi ko, mangyayari lang yun kapag kasal na kami. Natural nagtaka siya at sinabing halik lang yon at normal lang yun sa magjowa. Pero simple lang ang naging sagot ko. Sa kanila siguro normal yon, Jordan. Pero sa akin, hindi. Then may nakarating na balita sa akin na nakipag-date si Jordan sa ibang babae. Katrabaho daw niya. At noon kami nagtalo ni Ate Marda dahil kumontra siya sa desisyon kong i-break si Jordan. Ang sabi ko, I never cheated on him, Ate Marda. Ni tumingin sa mukha ng ibang lalaki, hindi ako komportableng gawin dahil pakiramdam ko nagtataksil na ako. Pero siya nakipag-date pa. One more thing, girlfriend-boyfriend pa nga lang kami, nagawa niya ng magloko.
How much more kapag mag-asawa na kami? Ang kapal na mukha niya. Napakabadoy niya. May balak pa siyang maging playboy. Demonyo siya. Hindi ko siya kailangan sa buhay ko. Sige lang. Ilabas mo ang galit mo. Kung gusto mo, magbasag ka ng mga gamit dito sa bahay. Pero huwag na huwag mo gagawin ng magdesisyon na i-break siya habang galit ka. Ate Marge, ano bang nakita mo kay Jordan? Bakit pinagtatanggol mo pa siya? Ako na nga itong naagrabyado ah. At saka babae ka rin. Dapat nararamdaman mo din itong nararamdaman ko. Okay, sige. Okay lang kung idamay mo ako sa galit mo. Gusto mo, sampalin mo pa ako. O eto, hindi ako galit sa'yo, ate. Tinatanong ko lang kung anong meron yung gago na yun na nakita mo. Bakit siya pang pinagmamalasakitan mo? Hindi ko siya pinagmamalasakitan, Bella. At wala din akong nakitang maganda sa kanya. Kumpara sa Kuya Jerry ko mo noon, walang-wala siyang panama. Wala akong nakikita kay Jordan. Pero sa'yo, meron. Nakikita ko na mahal mo siya. At ayoko makitang mas nasasaktan ka kapag nakagawa ka ng dahilan para mawala siya sa'yo ng tuluyan. Sa buntong yun, Kuya Bolo, lalo na sa huling salita ni Ate Marda, yung linya na kapag nakagawa daw ng dahilan para mawala siya sa'yo, naunawaan ko na siya. Alam ko ang hugot niya na naman noon ay kung paano nawala sa kanya ang Kuya Jericho ko, na sa tingin ko noon ay habang buhay niyang pinagsisisihan. At alam kong ayaw niyang maranasan ko yung mga pinagdaanan niya sa pagharap sa katotohanang wala na sa piling niya ang lalaking mahal niya. Hindi ko matandaan ang mga paghihirap ni Ate Marda nung mawala si Kuya Jericho na panganay namin. 3 years old pa lang kasi ako nung mawala si Kuya dahil sa isang aksidente. Pero sinisi ni Ate Marda ang sarili niya kung bakit napahamak si Kuya Jericho sa aksidenteng yon. Graduating sila sa college noon, nag-away sila dahil sa selos ni Ate Marda kasi may ibang babaeng kaklose si Kuya Jericho daw noon. Kaklase niya. Brinik daw ulit ni Ate Marda ang kuya ko noon, pero gaya ng madalas mangyari ay hindi pumayag ang kuya ko sa breakup dahil alam niyang walang dahilan para sila mag-break kasi wala naman daw talaga siyang relasyon dun sa babaeng pinagseselosa ni Ate Marda. Isa pa, mahal na mahal ni Kuya Jericho sa Ate Marda at ang kailangan lang niyang gawin noon ay suyuin ulit sa Ate Marda. Kaso nga, nag-walk out daw si Ate Marda noon mula sa waiting shed kung saan siya nag-aabang ng sasakyan niya pa uwi. At doon din sa waiting shed niya yun, brinik ulit si Kuya. Hatid sundo daw talaga ni Kuya Jericho si Ate Marda noon. Pero nung hapon na yon sa waiting shed ay syempre, ayaw nang magpahatid ni Ate Marda kasi nga galit siya kay Kuya. Pinapaalis na daw ni Ate Marda si Kuya noon sa waiting shed pero hindi siya pinapakinggan ni Kuya. Hanggang si Ate Marda na ang umalis. Maglalakad na lang daw siya pa uwi pero natural, sinundan siya ni Kuya at kinukulit pa rin sa paghingi ng tawad kahit na wala naman talaga siyang nagawang kasalanan. Galit na galit pa rin daw si Ate Marda hanggang sa hinugot nito ang susi ng motor ni Kuya Jericho at saka itinapon sa bakuran ng isang bahay. Natural na taranta si Kuya kasi iisa lang ang susi ng motor niya. Pinarado daw nito ang motor niya sa tapat ng bahay na yon at sinamantala ni Ate Marda ang lumakad ng mabilis, then biglang umulan ng malakas. After 10 minutes daw ay nakarinig ng ingay si Ate Marda habang naglalakad sa ilalim ng malakas na ulan sa kalsada. Ingay din ang mga busina ng mga sasakyan. At paglingon niya ay nakita niya mga taong bumaba sa mga sasakyan nila upang tingnan ang motoristang bumangga sa bakod ng isang bahay sa gawing paliko na kalsada. Ang motoristang yon ay si Kuya Jericho na sinadya daw talagang magmabilis ng patakbo upang mahabol si Ate Marda. Kaso, dahil sa madulas na kalsada at palikong daan, bumangga ito sa pader.
Kaagad naman daw na isugod sa ospital si Kuya Jericho pero malala ang tama. Kalaunan ay binawian din ng buhay. Dati nung elementary ako, hindi ko masyadong gusto si Ate Marda. Masungit kasi siya at nakikialam nga sa pamilya namin. Kahit hindi ko ka-vibe si Kuya Perry ay naiinis pa rin ako kay Ate Marda noon kapag pinapagalitan niya si Kuya Perry kapag nakakagawa ito ng mali. Gaya ng kapag mababa ang grades niya o nababalita ang nababarkada o nagbubulakbol. Maepal talaga si Ate Marda noon. Akala mo kung sinong umasta sa aming pamilya. Pero ang masakit ay hinahayaan siya ni na mama at papa. Ang pangalawa sa panganay naming kapatid na si Kuya Brent noon ay may asawa at anak na sa Maynila at talagang ka-vibes ni Ate Marda. Kapag nagpapadala ng pera para sa amin si Kuya Brent, dumadaan sa account ni Ate Marda. I was sure though na hindi pinag-iinteresan ni Ate Marda ang perang pinapadala ni Kuya Brent kasi sa totoo lang, may kaya ang pamilya ni Ate Marda. At noong elementary ako ay may mga negosyo na siyang kumikita talaga. Tatlo ang branch ng Echo Zone. Internet cafe yon. Echo Zone kasi Echo ang palayaw ng Kuya Jericho ko. Mayroon ding beauty parlor si Ate Marda na Jerry Mar naman ang pangalan. Pinagdugtong din na Jericho at Marda. Nung high school ako, matanda na si Papa at hindi niya na kayang magsaka at magkarpintero. Si Mama naman ay may tindahan pa rin pero madalang na ang bumibili dahil mabagal siyang magbenta at magbarya dahil matanda na talaga. Ang nagpapaaral na lang talaga sa akin noon ay si Kuya Brent at Ate Marda. Hindi nakatapos ng college si Kuya Perry dahil maagang nakapag-asawa kaya hindi siya nakakatulong sa pamilya. Nung high school ako, maayos na ang pagtingin ko kay Ate Marda. Nakasanayan ko na ang kasungitan niya, natanggap ko na rin ang ugali niya at na-appreciate ko na rin ang role na ginagampanan niya sa aming pamilya kahit hindi namin siya kaano-ano talaga. Well, hipag ko sana kaso nawala nga si Kuya Jericho nung boyfriend-girlfriend pa lang sila. Parang si Ate Marda na nga ang head of the family noon kasi nasa malayo naman si Kuya Brent. Sina Mama at Papa naman ay talagang matatanda na. Dahil dito ay nakikinig na rin talaga ako kay Ate Marda. Iniwasan ko na rin gumawa ng mga bagay na ikagagalit niya kaya't masasabi kong naging good girl naman talaga ako. Buong high school life ko, Kuya Bono, hindi ako nagka-boyfriend kahit madaming cute ang nangungulit. Kasi kontento ako sa pagmamahal ng pamilya ko sa akin. Pinaramdam nila sa akin na special ako at gun din syempre ang tingin ko sa sarili ko kahit hindi kami mayaman. Dumukha akong mayaman kasi hindi ako nagkukulang sa mga gamit. Lagi akong binibilhan ni Ate Marda kahit hindi ako nagpapabili. At hindi ko alam na mamahalin pa pala mga binibiling gamit ni Ate Marda sa akin since elementary ako. May mga jewelries din ako. Basta hindi halatang hindi kami mayaman kasi sobrang inalagaan nila ako. Nung college ako, lalo pang tumaas ang pagpapahalaga ko sa sarili ko at lalo pa akong naging close sa pamilya ko at kay Ate Marda. Wala akong sinisikreto sa kanila. Hindi rin ako nagdedesisyon mag-isa na hindi ko sila kinukonsulta. Lahat ng nanligaw sa akin, pinakilatis ko kay Ate Marda, pero hindi siya namimili. Ang sabi lang niya, pagdating sa pag-ibig, feelings ko ang sundin ko, hindi ang opinion ng iba. Kaya nga,
Nag-alala ako noon na baka kapag pumili ako ay mapintasan nila ako. Kaya nagkaroon pa ako ng kaik-ikang criteria. Then nung ma-inlove ako kay Jordan, wala akong nakitang negative reaction mula kay Ate Marda. Pero kina Mama at Papa, masyado kong nahalata na hindi nila gusto si Jordan para sa unika ihan nila. Naunawaan ko naman yun, Kuya Bono, kasi matatanda na sila at alam ko na ang hangad nila ay mapunta ako sa isang taong mapapanatag sila dahil aalagaan ako at mabibigyan ako ng magandang buhay. And I was sure na sa tingin nila noon kay Jordan ay malabo ang inaasahan nila. Nung malaman kong nakipag-date sa iba si Jordan dahil lang sa hindi ako nagpaunlak sa pag-iinit niya, gusto ko siyang ibasura kaagad. That moment na malaman ko ang ginawa ni Jordan, nagbago bigla ang pagtingin ko sa kanya. Para sa akin noon, isa siyang basura na gusto kong itapon kaagad. Pero ilang oras ang lumipas, umiiyak na ako. Nasasaktan na ako sa idea na nagkamali ako ng pinagkatiwalaan ko. Naiinis ako sa idea na mali ang naging desisyon kong papasukin siya sa buhay ko. Though wala sa akin yung self-pity kasi wala pa namang nangyari sa amin. Nihalik nga sa labi, hindi ko siya pinayagan. Kaya lang, mahal ko nga siya, kaya ako nasasaktan na may kahati pala ako sa kanya. Ang naisip ko noon, kung si Ate Marda nga natanggap niya ang pagkawala ni Kuya Jericho na karelasyon niya ng mahigit 5 taon, mas kaya kong mawala si Jordan na mag-isang taon ko palang namang boyfriend. Kaya lang nagtaka ako kung bakit hindi sang-ayon si Ate Marda na i-break ko si Jordan dahil daw alam niyang mahal ko si Jordan. Sa totoo lang, magulo ang isip ko noon. Galit lang ang nagtutulak sa akin para i-break si Jordan. Pero deep inside me ay hindi ko rin gustong mawala sana siya sa buhay ko. And since magulo ang isip ko, pinakinggan ko na lang si Ate Marda. Hindi ko nga brinig si Jordan kahit na umamin pa siyang nakipag-date talaga siya at may nangyari sa kanila ng katrabaho niya. Na-realize ko, Kuya Bono, na kapag mahal mo pala, madali mo lang mapapatawad. Pero binantaan ko si Jordan noon na kapag inulit pa niya, talagang ipapaubaya ko na siya sa iba. 5 years ang naging boyfriend-girlfriend relationship namin ni Jordan at awa ng Diyos sa 5 taon na yun ay wala na ulit naging third party. Habang tumatagal din noon ay lalo pang gumagwapo si Jordan dahil nung malipat siya ng trabaho sa gobyerno, nakakabili na siya ng mga gamit, pati nga kotse, nakabili rin siya ng second hand. Nahumaling din si Jordan noon sa pag-gym, kaya naman gumanda ang katawan niya at balat niya. Lalo pa talagang gumwapo, Kuya Bono, pero wala pa din naman kaming pinag-awayang ibang babae. After 5 years na aming relasyon, nag-propose na si Jordan. Noong mga panahong ito ay masasabi kong nagtagumpay ako sa challenge ko sa magulang ko na patunayang tamang lalaki ang pinili ko. Hindi na tumutol si Mama sa desisyon kong pakasalan na si Jordan. Si Ate Marda naman, ang sabi lang ay ako lang ang makakapag-desisyon tungkol doon. Kaya pinakasalan ko nga si Jordan noong June 2006. Labing 7 taon na ang nakararaan mula nung makasal kami ni Jordan. Pero
8 taon na siyang wala. Sumakabilang bahay na siya. Nasa piling na siya ng iba. Iniwan niya kami ng dalawang anak niya. Si Jobel na panganay namin ay 15 years old na ngayon. 13 anyos naman ang bunsong si Sanjo. I swear, Kuya Bono, tiniis ko lahat para lang hindi kami maghiwalay. Pinagbubuntis ko pa lang si Jobel, nagloko na si Jordan, at si Ate Marda na mismo ang nagsabi sa akin na hiwalayan ko na ang asawa ko. Oo, si Ate Marda na dati ay ayaw maghiwalay kami ni Jordan, sumagad ang awa niya sa akin at sinabing sukuan ko na ang asawa ko. Ang sabi niya noon, mali pala ako. Sorry, Bella. Hindi ko kasi naranasan ng makasal kaya't hindi ko alam kung hanggang kailan kakapit sa relasyong nabasbasan na. Akala ko dati, pag kinasal na, lalo nang titibay ang pagmamahalan. Pero hindi pala. Ngayon, amang-awa kami ni Mama sa'yo. Buntis ka pero nai-stress ka sa asawa mong babaero. Noong time na yun, Kuya Bono, ay wala na si Papa. Nauna na siyang sumalangit kaya't sina Mama at Ate Marda na lang ang lagi kong sumbungan noon. Kaya lang, kung kailan sang-ayon na sila sa idea na bumitaw na ako kay Jordan, ako naman ang gustong-gusto pang kumapit. Iniisip ko noon na buntis kasi ako kaya't nahumaling sa iba ang asawa ko. May pangangailangan siyang hindi ko muna kayang ibigay. Isang bagay na kakaiba tungkol kay Jordan ay hindi siya sanay magsinungaling. Umaamin siya, Kuya Bono, kapag may babae siya. Masakit siyempre, yung sakit sa damdamin ko, pinaparamdam ko sa kanya sa pamamagitan ng pananakit sa kanya physically. Sinasampal ko siya, sinasabutan, kinukurot, kinakalmot. Hindi naman lumalaban, kaya sa akin masakit pa rin. Pero hindi ako nakipaghiwalay nung unang pagkakataong mambabae siya, nakasal na kami. Pinalagpas ko yun kasi naniwala akong lulubayan din niya ang babae niya. Tinatakot ko din siya na idedemanda ko siya at pareho ko silang ipakukulong ng babae niya. Ewan ko kung natakot kaya tinigilan din niya ang kalokohan niya. Pilit ko rin ibinalik ang pagmamahal at tiwala ko sa kanya, Kuya Bono, para lang maging maayos ang pagsasama namin. Pero yung respeto ni Mama at Ate Marda sa asawa ko, hindi na nila na ibalik. Pumangit na rin ang pakikitungo nila kay Jordan. Dito pa rin kasi kami noon nakatira sa bahay ng magulang ko na pinaayos lang noon ni na Ate Marda at Kuya Brent. Nung dumating na si Jobel sa buhay namin, ang panganay namin ni Jordan, nagtino naman siya. Umiwas na siya dun sa babae niya. Pero after 2 years, Kuya Bono, nagbuntis ulit ako. Nagloko na naman siya. Nag-away ulit kami siyempre pero wala pa rin sa bokabularyo ko noon ang salitang hiwalayan. Dahil sabi ko, 2 beses ko nang napalagpas ang pambababae niya. Bakit naman hindi ko mapapalagpas ulit? Nagtiis ulit ako, Kuya Bono. Nagpakatatag. Nung isilang ko si Sanjo, nagtino na naman si Jordan. Halatang mas masaya siyang nagsilang ako ng lalaki. Pero nung first birthday ni Sanjo, wala si Jordan dahil nag-seminar daw sa Baguio. Yun pala, sa loob ng 1 linggo na nasa Baguio siya ay may kasama siyang ibang babae at para silang nagha-honeymoon doon. Yun na siguro ang pinakamatindi kong galit kay Jordan dahil yun din ang unang pagkakataong nagtangka siyang magsinungaling tungkol sa babae. Hindi siya umamin, Kuya Bono, na may nakakasama siyang babae sa hotel for 1 week. Pero nung sabihin kong mayroon akong 20 pictures nila ng babae niya, nakasave sa laptop, hindi na siya nakapagsinungaling pa. Bakit naman kasi sa dami ng hotels na pwede nilang pag-check-inan sa Baguio, ay doon pa sila sa hotel kung saan
nagtatrabaho ang kinakapatid ko na siyang kumuha ng mga litrato nila at sinend sa akin sa Skype. Hindi rin totoong may ginanap na seminar sa hotel na yon kaya malinaw na parang nga silang nag-honeymoon doon. Yun ang unang pagkakataong nagsinungaling sa akin si Jordan tungkol sa babae. Pero nabisto ko nga at nahiya siguro siyang muli pa kami magharap matapos ko siyang mabisto. Alam mo Kuya Bono, hindi na siya nagpakita ulit sa akin. Mula noon at maging hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam kung nasaan sila ng babae niya. Isang buwan matapos ko siyang makatext noong nasa Baguio sila, napatawad ko na siya. Nagsisi nga ako sa pang-aaway ko sa kanya sa text. Mula kasi nung sabihin kong nasa akin ang mga pictures nila ng babae niya, ay hindi na niya sinasagot ang mga text ko, naka-call barring na rin ako, kaya't hindi na kami nagkakausap. Dumating ako sa puntong nagpupunta ako sa office nila, maging sa bahay ng magulang niya, pero talagang wala silang alam sa kinaroroonan ni Jordan. Nakausap ko ang mga biyanan ko, pati ang mga hipag at bayaw ko. Hindi nila maituro kung nasaan ang asawa ko. Pero ang hipag kong si Natalia, marami akong nalamang sekreto ni Jordan. Yung akala kong tatlong beses lang niya akong pinagtaksilan. Hindi pala, dahil may kaibigan pa si Natalia na matagal ding nakiapid kay Jordan. May anak pa nga daw sila pero ang kaibigan ni Natalia ay nasa Amerika na at may asawa ng Amerikano. Inidolo ko si Ate Marda na nagsabing, "Forever is not a word, it's a decision." Kinaingitan ko ang loyalty niya sa kuya kung matagal nang wala sa piling niya. Imagine mo Kuya Bono, 4th year high school sila, parehong 16 years old noong maging sila. Pareho na silang graduating sa college noong mawala si Kuya Jericho. Pero si Ate Marda, hindi na nagmahal ulit sa iba, kahit na ang daming nangungulit sa kanya. Pati kami, pinagtutulakan na namin siyang makipagrelasyon sa iba noon pero hindi kami pinapansin. Nasa harap nila ako ni Mama nung sabihin ni Mama na naniniwala siyang gusto ni Kuya Jericho na maging maligaya si Ate Marda sa piling ng iba kasi wala na nga si Kuya. "Mag-asawa ka anak," sabi pa ni Mama noon sa kanya pero ang sagot lang niya ay, "Magkikita pa kami ni Echo Mama sa kabilang buhay. At gusto ko, pag nagkita ulit kami, kaya kong humarap sa kanya at kaya kong sabihin na wala akong ibang lalaking minahal kundi siya lang." Natatandaan kong umiyak si Mama noon. Labis ang paghanga kay Ate Marda at ako din Kuya Bono. Hangang-hanga ako sa kanya, kay Ate Marda. Hanggang ngayong 65 years old na siya. At siya na talaga ang tumatayong magulang namin dahil noong 2019 ay sumunod na rin si Mama kay Papa dahil sa katandaan niya. Mula nang mawala si Mama, dito na tumira si Ate Marda. Doon siya sa dating kwarto ni Kuya Jericho at ang katabi niya sa kanyang kama ay ang malaking teddy bear na kulay yellow na regalo pa daw ni Kuya Jericho sa kanya noong first anniversary nila noong first year college sila. Lumang-luma na ang teddy bear na yon. Mas matanda pa ngayon sa akin eh. 47 years old na ako. At baka ang teddy bear na yun ay 50 na.
pero buong buo pa ito at siyang ang gabi-gabing kayakap ni Ate Marda sa kanyang pagtulog. Marami din siyang litrato kasama ang teddy bear na yon. Tuwing anniversary nila ni Kuya Jericho noong nasa 20s pa lang si Ate Marda, nagpo-post siya kasama ang teddy bear na yon, nagpapapicture, pinapadevelop at ngayon ay luma na rin ang mga litratong yon pero ramdam pa rin ang pag-ibig ng babaeng nasa litrato para sa lalaking nais niyang makakita ng mga litratong yon. Litratong nagpapatunay na siya ay tapat sa kanyang pag-ibig, tapat sa kanyang pangakong si Kuya Jericho lang ang kanyang mamahalin. Aminado ako na hindi ko kagaya si Ate Marda dahil siguro kahit magpakita pa sa akin si Jordan ngayon, wala na akong damdamin para sa kanya. Hindi na ako nag-asawa dahil wala naman akong nakitang iba na pwede ko talagang pagkatiwalaan. Maraming nanligaw sa totoo lang pero nagduda ako sa mga intensyon nila at ayoko nang masaktan lang ulit kaya hindi na ako sumugal sa iba. 3 years mula nung hindi na nagpakita si Jordan, nag-abroad na lang ako Kuya Bono, una sa UAE bilang accountant. 5 taon ako doon, nagpunta din ako sa Bahrain, same company pa rin at mahigit 2 years ako doon. Umuwi lang ako nung mawala si Mama at hindi na ako bumalik pa kahit pinagtutulakan pa ako ni Ate Marda na bumalik sa Bahrain dahil nai-enjoy niya ang maging ina sa 2 anak kong sobrang close na close sa kanya. Kaya lang ay senior na rin siya noon kaya sabi ko, ako na rin ang mag-aalaga sa kanya. At ngayon nga ay kami ang magkatuwang sa pagtataguyod sa 2 bata at sa kabuhayan namin. Awa ng Diyos Kuya Bono ay mababait naman ang mga anak ko. Si Jubel ay para lang ding ako na soplado sa mga boys. Si Sanjo naman ay may pagkapilyo pero marespeto naman sa amin. At masipag pa, sana lang ay hindi magmana sa kanyang ama. Mula nung mauso ang Facebook, hindi ako nagsawang mahanap si Jordan at ang babae niya, subalit kinarir yata nila ang magtago talaga. Hindi namin sila mahanap sa social media. Wala na akong galit sa kanya at sa totoo lang, umaasa pa nga ako na sana balang araw ay makita din siya ng mga anak niya. Okay lang naman kami Kuya Bono. Nakakapamuhay naman kami ng disente at napag-aaral namin ng 2 bata dahil sa mga negosyo ni Ate Marda na pinagtutulungan naming itaguyod. Kontento kami. Hindi laging masaya pero kontento. Ang happiness naman kasi ay hindi steady, kagaya din ng lungkot. Ang mahalaga ay yung contentment talaga. And I can say that kahit na wala kaming mga lalaki sa buhay namin, ay kontento kami. Hanggang dito na lang Kuya Bono at sana ay mabasa mo rin ang simpleng kwento ko. Libangan namin ni Ate Marda ang makinig sa'yo. Umaasa, gumagalang at nagpapasalamat, Bella. Kahugot na Bella, una sa lahat, maraming salamat for sharing your beautiful story dito sa DKB Dear Kuya Bono. And sabi nila, yung mga tao na kayang mabuhay ng walang love partner ay mga strong daw. So strong tayo, so kasalusaludo ko na rin. Pero talagang masaludo ako sa hipag mo na si Ate Mardan
pero later natin pag-uusapan ang tungkol dyan. Hindi na rin natin pag-uusapan yung kung bakit pinili mong huwag ng mag-asawa sapagkat, yeah, meron ka ng dalawang anak and you decide na i-dedicate na lang yung buhay mo sa kanila. And tama din na magkaroon ng takot na masaktan muli kapag bara-bara ka sa pagdedesisyong sumabak ulit sa isang relasyon. Pero hindi natin minimenos yung mga kahugot nating laging sumusubok hanggang sa matagpuan ng right one. At sila ay sa tingin ko matatapang naman sapagkat hindi sila takot na masaktan ulit. Basta ang mahalaga ay naniniwala silang may tadhana na talaga para sa kanila. Pero kay Ate Marda talaga ay siya yung matatag. Ha? I know everybody noticed kung gaano katatag si Ate Marda at ikaw talaga ang dapat saluduhan. Kaya lang, alam ko din na maraming nalungkot doon sa part ni Ate Marda sapagkat, di ba, ang dami sanang chance na lumigaya siya. Pero nandun nga yung pangako, sumpaan, at yung napakataas na faith na balang araw nga ay magkikita sila at kaya niya humarap sa kanyang mahal at sabihing, ikaw lamang ang lalaking aking minahal. Saludo ako dyan. And again, kahugot na Bella, maraming salamat sa iyong kwento. Sa ating mga shoutout muna, Marika Reyes of Quezon City, shoutout to you. And pa-shoutout naman kuya sa misis ko, si Mary May Pahel. At sa dalawa kong anak, sina Arius Gray at Reynold Gray from HG Tamayo Pahel. And Benjamin Velasco at sa family Velasco ng Ginubatan Albay. Shoutout sa inyo, Benjamin Velasco. Pa-shoutout po sa mga J&A Bano Beach Resort Family at sa Laugao Team dito sa Camotes Island, Cebu. Muna ito kay kahugot na Wilmer. Mazaki Ella Protasio of Hufub City, Alhasa, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out to you. Ganun din, happy fiesta to all Bogeyanios and shout out to the family of Bel Yabes. Shout out to Batista and Rodriguez families of Calamagi, San Pablo, Isabela. Mula naman kay Melody. And Melody Bautista pala of Melody Bautista Rodriguez Anderson of Oslo, Norway. Ang dami apelido. Maraming salamat sa pagkikinig. And Jolibet Ubaldo Castro of Alcubar, Saudi Arabia. Shout out to you. Shout out to my family in Aparica, Gayan. See you soon, guys. Shout out din sa mga kasama ko dito. Sina Gina, Kathy, and Faith. Mula kay Greta Gretz Estelle of Kuwait. Shout out to Mario Rafael Gacho of Taichung, Taiwan. And Bakani and Gazingan families of Formel D, Tumawin, Isabela. Mula naman kay Arnel Bakani of London, UK. Pa-shoutout po ulit Kuya Bono sa mga taga Alilem, Ilocos Sur, at sa asawa at anak ko sa Benguet, hoping and praying na okay kayo after ng bagyo. From Marites, Basho, Dumanas. Shoutout kay Viral Casada of Kuwait, ganun din Ifurung and Pahit families from Faith Colleen, Treslin Ifurung. Faust Tuyap Ingeo says shoutout sa lahat ng abangers na kakilala ko. Sweetie Rose, Cebitero, Doctolero, Kaligiran, shoutout to you. Ganun din kay Rod Tadeha Thunder. Arza Kabakan, kafirma of UAE, shoutout. Shoutout sa Alcantara at Tulyao families of Alunan mula kay Kel Alcantara Tulyao. Ann Renaline Malagba, shoutout to you. Pa-shoutout po sa lahat ng graduates ng Nueva Vizcaya State University, Bayombong Campus. Congratulations kay Lord Grace Minas, Beth Maris, and to my classmates also. Congratulations sa mga kabady ko, classmate Matalas 2020, and to all graduates of both campuses, Bambang and Bayombong Nueva Vizcaya State University. God bless your journey from Geraldine Agamas Bahel. Jenki Rangas Florentino of Kuwait, shout out to you. Ganun din kay Maricar de la Cruz of Quezon City. Aseng Soriano Palatao, shout out to you. Ganun din, shout out sa family ko sa Pinas. Bango and the Ulog families from Zihana Bango. And shout out sa family Likigan from DJ Torwell Likigan. Annabel Kilang of Doha, Qatar, shout out to you. Shout out sa Tres Marias ko dito sa San Isidro, Isabela. Zaren Angel at Gwen from Elizabeth Abon Berry. Marie-Chris Dumlao Usam, shout out to you. At pahuli si Nilads
Nilaj Neston Hart, Diaz Abido of Dubai. Hirap basahin. So hanggang dyan muna mga kahugot, muli tayo magkakaridigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono, at laging stay safe. God bless us all.